Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos na buhay. Salamat sa Kanya at muli tayong tinitipon ng Panginoon sa pamamagitan ng live streaming na ito, sa pamamagitan ng YouTube. Nananalig po ako mga kapatid na muli ang Diyos po ang nagtakda po ng sandaling ito. Pinag-iisa po tayo saan man tayo naroon, nasa ibang bansa man kayo o nandito sa Pilipinas. Manalig po tayo na hindi po tayo magkakalayo kapag ang Diyos ang nagtipon sa atin sa pamamagitan ng Kanyang presensya. Muli, hinihiling ko po sa inyo na ibukas po muli natin ang ating mga puso, ang ating isipan, ang ating espiritu upang sa gayon malayang makapangusap sa atin ang Panginoon. At tandaan po natin muli, lagi kong iginigit sa inyo, lagi kong tinatanim sa inyong pananampalataya na may Diyos na nakakakita sa ating ginagawa at Siya po ang handang magpala sa atin. Amen po. Kaya muli, bago tayo magsimula ng ating pagninilay ng salita ng Diyos, ay manalangin muna tayo mga kapatid. Hingin natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen po. Tayo po'y dumulog sa Kanya. Hallelujah. 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 Praise You Lord. Praise You Jesus. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Father God, muli kaming dumudulog sa iyo ng buong kababaang loob. Nagsusumamo po, Ama, na muli kami ay tunghayan mo po at kalugdan ang aming pagninilay na ito. Nananalig po kami, Panginoon, na ikinalulugod mo ang ginagawa namin ito. Kung kaya't makakaasa kami, Panginoon, na ang biyaya mo'y muli nariyan. Inihiling namin ang presensya mo sa pamagitan ng iyong Espiritong Banal. At haya mo, Panginoon, na muli kang mangusap sa amin. Buksan mo ang aming diwa. Turuan mo kami. Bigyan kami ng liwanag. Bigyan kami, O Lord, ng pagkaunawa sa iyong mensahe. At haya mo, Panginoon, na ang iyong salita ay muli tumimo sa aming mga puso. At bigyan mo rin kami ng lakas, ng kapangyarihan upang maisabuhay ito ayon sa iyong kalooban. Ikalugod mo nawa, Panginoon, ang aming pagkakaisang ito. Sa ngalan po ng anak na si Jesus. At dalangin din namin, Panginoon, lahat ng mga may karamdaman, may problema, may pangangailangan, Panginoon, ang buong nilang sambayan, Panginoon, o Diyos, ay nawa tunay nga magkaroon ng grasya mula sa iyo, ng habag at awa mo, ng kagalingan, kapayapaan, o Diyos. In the name of Jesus, amen and amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, amen. Praise the Lord. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Okay, mga kapatid ko sa Panginoon, muli tayo ay dudulog sa ating Panginoon at pagnilayan po natin itong napakaganda nitong ating pagninilayan, mga kapatid ko sa Panginoon. At nawa, handang-handa tayo sa pagninilay na ito. Sama kayo na ron. Nasa ibang bansa man kayo. Huwag kayo malungkot kung kayo man ay walang kasama dyan. Tandaan natin, kasama natin ang ating Panginoon. Amen po. Okay, tayo po yung dumulog sa ating pumabasahin ang ating pagninilayan ngayon, ang ating paghahango ng mensahe ng Panginoon. At ito ay tunghayan natin sa unang Pedro, o unang sulat ni San Pedro, kabanatang una, talatang 5-7. Pakinggan po natin mabuti. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya. Na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Praise the Lord! Salamat sa Diyos, purihin ang Panginoon. Okay, mga kapatid, pamagatan po natin ito na bakit kaya sinusubok ang ating pananampalataya? Bakit nga kaya? Kayo ba ay may pagsubok? Okay, makinig po kayo mabuti sapagkat napakaganda nito sapagkat wala naman taong hindi daraan ang mga problema, mga kabigatan sa buhay. Wala pong hindi daraan niyan.
Amen. Lalo pa nga, kapag kayo may pananampalataya na, sigurado, swak na swak po itong mensaheng ito para sa inyo. Amen? At of course, para sa akin din. Oh, sapagkat ako naman ay sinusubok din. Ako, madalas nga akong subukin. Eh. Kaya lang, laging pasado. Oh, praise the Lord. Ano? Sa biyaya ng Panginoon, laging pumapasa. No? Sa, yun po yung sa habag at awa ng Diyos talaga. Iba kasi kapag alam mo ang gagawin mo kapag dumarating ang pagsubok. Hindi ka na matataranta, hindi ka na kung ano-ano ang didiskarte mo. Kaya napakalaga nung nakikipagnilay tayo. Amen po. So, bakit kaya sinusubok ang ating pananampalataya? Una nating sagutin na ito, ano ba ang pananampalataya? Yan, okay. Ano ba ang pananampalataya? Ano ba yung sinusubok na yan, yung pananampalataya yan? Ito po yung una, ito yung paniniwala sa Diyos na siya ay buhay at umiiral. Yung paniniwala na mayroon Diyos na buhay at umiiral. Ibig sabihin, umiiral, existing sa English. Ano, sa English, umiiral. Pangalawa, ito yung paniniwala, pagtitiwala at pag-asa sa pagkadiyos ng Diyos. Yung naniniwala ka, nagtitiwala at umaasa do sa pagkadiyos ng Diyos. Ano yung tinutukoy kong pagkadiyos ng Diyos? Yung ang Diyos ay pinagtitiwalaan at pinaniniwalaan natin at umaasa tayo na walang hanggan ang kapangyarihan ng Diyos, una. Pangalawa, walang hanggan ang kaalaman at katalinuhan ng Diyos. Amen? Pangatlo, na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Amen po. Yan, lahat po nasa Bible yan, ano? Mga kapatid, at naipaliwanag ko na yan dati. Pang-apat, hindi nawawala ang Diyos. Hindi po nawawala ang Diyos. Lagi siyang present diyan. Saan man tayo naroon, ano man ang ginagawa natin, nadyan po, hindi po siya malayo, nadyan. Present siya. Naririnig niya, nakikita niya tayo. Amen? Isa pa, ito, ha? Paniniwala, pagtitiwala at pag-asa sa pagkadiyos ng Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Tandaan po natin, walang umibig sa atin nang higit sa pag-ibig ng Diyos. Wala pa po. Amen? Kahit yung boyfriend mo o yung sawa mo o yung nanay mo, higit pa diyan ang pag-ibig ng Diyos. Pang-anim, mga kapatid, ito yung katapatan ng Diyos. Pinaniniwalaan natin, pinagtitiwalaan at inaasahan natin ang katapatan ng Diyos. At ang isa pa, yung katarungan, yung pagiging makatarungan ng Diyos. Yun, naniniwala tayo makatarungan siya, umaasa tayo, nagtitiwala tayo doon. Yun po ang pananampalataya. Amen? At ito po ay, kapag ipinapractice natin yan, mga kapatid, ang tawag po dyan ay relationship. Nagkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Amen? Isa pa, ito, mga kapatid, yung so, una, yung paniniwala sa Diyos na siya ay buhay at umiiral. Hindi siya patay. Siya ay buhay. Pangalawa, paniniwala, pagtitiwala at pag-asa sa pagkadiyos ng Diyos. Binanggit ko po sa inyo yung pagkadiyos niya. Pangatlo, yung pagpapahalaga at pagmamahal sa Diyos ng higit sa lahat. Yun ang relasyon. O, yun yung pananampalataya na walang dapat mahalin kundi ang Diyos ng higit sa lahat. Higit sa lahat, ha? Hindi pinagbabawal na ibigin ng iba. Mapuwera lang ang sanlibutan. Ipinagbabawal na ng Diyos na ibigin natin ang sanlibutan. Sabi sa 1 John chapter 2, verse 15, huwag daw nating iibigin ang sanlibutan. At of course, huwag nating iibigin ang Diablo. Wala namang iibig sa Diablo, eh, no? Dahil talagang karapat, yan ay karapat dapat na kasuklaman, ano? At pang-apat, yung pagsunod sa mga aral at utos ng Diyos. Yun yun. Yun lahat ang bumubuo sa pananampalataya, mga kapatid. Tandaan po natin kapag meron tayong ganoon, iyon ay totoong pananampalataya, ano? Iyon ang bumubuo ng isang tinatawag na pananampalataya natin sa Diyos. Amen. Now, kapag meron na tayong ganyan, mga kapatid, yung pananampalataya, dear brothers and sisters, sinusigurado ko po sa inyo na susubukin tayo. Amen. Susubukin yung ating pananampalataya. Tandaan po natin na susubukin. Okay. So, kahit nga dito sa ating sa ating pagninilay lamang inuulit ko po, nagpapasalamat ako sa yung laging sumusubaybay, laging nakikipagnilay. Ang Diyos po ang nakakakita sa inyo. Hindi ko man banggitin sapagkat hindi
ayaw ko naman talagang banggitin. Hindi ko naman mababanggit isa-isa lo, lahat na kayo na nakikipagnilay sa akin. Pero alam ng Ama na kung sino nakikipagnilay. Pangalawa ay, mga kapatid, isi-share niyo po lagi itong video. Lalo po doon sa alam ninyo nangangailangan ito. Share niyo po yung video. Kasi may aral lahat. At balik-balikan niyo din yung mga video natin. Ano, mga kapatid, review-reviewin uli natin. At i-share din natin sa iba. Amen? Para lalo tayong lumalim ang ating pananampalataya, ang ating relasyon sa Panginoon. At isa pa, mga kapatid, huwag niyo kakalimutan yung tubig na ginagamit ng Panginoon. Ini-reveal sa akin o pinahayag sa akin ng Panginoon yan, ini-ujok sa akin ng Panginoon na pwede niyang gamitin yan na daluyan ng kanyang biyaya. Amen po. Ayon sa ating pananampalataya, pwede pong gamitin ng Panginoon yan upang tayo ay pagalingin, bigyan ng kapayapaan, bagong kalakasan, bagong sigla. Amen. Bagong lakas. At higit sa lahat yung, alam nyo, pananampalataya ko ito. Kapag ito ipinainom natin doon sa mga taong, sa mga mahal sa buhay natin na gusto natin magbago, tandaan po natin, ang Panginoon ang kikilos dyan, hihipuin ng puso once na ininom yan. Amen? Yeah, pananampalataya po yan. Manambuhay tayo sa pananampalataya. Kahit noon, tinuro ng Panginoon niya. Kahit yung mga apostoles noon, mga kapatid, nung wala na si Jesus, gumagawa din yan. Yung langis, yung mga panyo, ginagamit niya. At kung ano-ano pa ang ginagamit ng Panginoon. Si Jesus nga, ginamit putik. Ano? Putik. Lalo maglalagay ng putik tapos ipapahid sa mata. Isipin mo. Pero gumagaling, pinagpapala because of faith. Amen? Maraming pamamaraan ng Panginoon para tayo abutin. Amen? Ang all we have to do is just believe, have faith. Ito yung nga ating pag-uusapan na malalim ngayon. Amen po? Okay. Paano tinetest yan, mga kapatid ko sa Panginoon? Number one ay ito, mga kapatid. Bakit tinetest o bakit sinusubok yung ating pananampalataya? Number one ay para malaman kung genuine o totoo ang ating pananampalataya o hindi fake, ano? Hindi peke, hindi huwad, ano? Kundi totoo. Sabi sa verse 7 sa ating binasa, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Alam niyo itong pandemyang ito, talaga nag-reveal ito, nagsiwalat ito ng mga genuine at saka fake na pananampalataya, huwad na pananampalataya. Meron nga akong nakilala, mga kapatid, nakakalungkot, ano? Naku, lagi siya ng simba ng simba. Pero nung nagpandemya, naku, depressed siya. Oh, lagi siya nagsisimba. Pero itong dumating ang pandemya, na walang trabaho ang kanyang mister, mga kapatid, pati yung kanyang anak, mga kapatid, nako! Dear brothers, hindi mo na nakita sa simbahan, hindi mo na nakita na kahit yung mag-ano sa TV para umattend ng mass or ng fellowship or ng pakikinig, hindi. Nakakalungkot, ano, mga kapatid? Bakit? Nahayag doon sa pamamagitan ng pandemic na ito kung sino talaga yung may pananampalatayang totoo sa Diyos. Ang may totoong pananampalataya, talagang, ano, mamaya makikita ninyo yung mga totoong may pananampalataya. Amen po? Okay. Sabi nga, isa pa, sa pamamagitan, para, bakit tinetest yung ating pananampalataya? Para maibigay niya ang gantimpalang inihanda ng Diyos. Of course, syempre, itong ating buhay dito sa mundo, ito yung labanan natin . Nag-i-struggle tayo laban sa gawa ng kaaway, sa gawa ng Diablo or ng sanlibutan. Ngayon, ang gusto ng Panginoon, makasunod tayo sa kanyang kalooban, magawa natin, di ba? Sinabi ko po sa inyo, nakapaloob doon yung pagsunod sa kanyang mga aral, sa kanyang mga utos, o yung lalo na yung ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Mga kapatid, so hindi maibibigay ng Diyos ang gantimpala niya kung tayo hindi magtatagumpay. Kung di natin mapapatunayan na ang ating pananampalataya ay talagang tapat, talagang dalisay. Amen? Talagang totoo. Siyempre, dapat magtagumpay ka. At tandaan po natin, ang gantimpala ay sa mga nagtatagumpay ibinibigay. Wala namang gantimpala na ibinibigay sa hindi nagtagumpay. Di ba? So,
Yun, kaya niya pinadadaan tayo at kinetest niya yung ating pananampalataya para maibigay sa atin yung reward. Amen? Yung premyo. Maliwanag po ba, mga kapatid, yung gantimpala? Oh, amen po. Kaya nga yung gantimpala, ang ibig sabihin yung ganting pagpapala. Gantimpala, ganting pagpapala. Amen? Kaya every time na tayo magtatagumpay at napatunayan natin na totoo, dalisay ang ating pananampalataya, sigurado yun, may reward na darating sa atin. Amen? Kaya huwag tayong matutukso, huwag tayong susuway, huwag tayong gagawa ng anumang hindi kalugod-lugod sa Panginoon, lalo na kapag dumarating ang mga pagsubok sa ating pananampalataya. Amen? Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 35, sabi naman, kaya't huwag kayong, sabi sa, ito muna, 1 Timothy muna, 2 Timothy chapter 2 verse 5, sabi, hindi maaaring gantimpalaan, o tingnan nyo ha, hindi maaaring gantimpalaan ng isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin. O, tama naman. Hindi ka pwedeng gantimpalaan. Kung hindi ka umaayon doon sa alituntunin, ang alituntunin ay magtagumpay tayo, yun ang alituntunin. Yun ang patakaran. O, ay ngayon, hindi ka pumasa, ay wala talaga tayong reward. Sabi sa Hebrews chapter 10, verse 35, kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay, oh, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Oh, klaro, di ba, mga kapatid? Oh, sabi, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala, may naghihintay pala talagang gantimpala kapag tayo hindi nawawala ng pananampalataya, hindi nasisira yung ating pananampalataya. Amen, naninatiling buo, nananatiling pasado sa paningin ng Panginoon. Pangatlo, tingnan nyo mga kapatid, ha? Kaya tinetest yan, kaya sinusubok, sapagkat para lalo pang tumindi at tumatag ang ating pananampalataya tungo sa pagiging ganap. Ibig sabihin, hinuhubog tayo. Pinatitindi tayo. Kumbaga sa, nakakita na ba kayo nung wood carving? Yung wood carving, mga kapatid ko sa Panginoon, lalo dyan sa mga taga Laguna, alam na alam yan, sa Paete, Laguna, kung saan mayroon, sikat na sikat sila sa wood carving. Alam niyo yung paglililok ng kahoy, mga kapatid, tungo sa isang finished product na imahin o kaya anumang art yun, no, mga kapatid, anumang larawan yung gusto nilang ipalabasin doon sa kahoy, magsisimula muna yan sa lalagariin, pagkatapos papaitin, pinupukpok, mga kapatid, tapos kokortehan hanggang sa magkaroon ng image na ganun, and then kapag lumitaw ng image, hindi pa tapos yon, kakaskasin yan ng sandpaper, no, yung liha, papel de liha. Una muna yung rough, yung sobrang gaspang. Pagkatapos susunod doon, medyo magaspang, medyo pino hanggang sa pinakang pino na papel de liha hanggang sa mamaya kuminis na. Pero hindi pa rin tapos. Anong gagawin pa dyan, mga kapatid? Babarnisan pa yan. May first coating pa, may second coating. And I don't know kung ano pang inilalagay pa doon. Ibig sabihin, pinoprocess hanggang sa maging finished product. Ganon din tayo, mga kapatid. Yung mga bawat pagsubok na dumaraan sa ating buhay, mga kapatid, iyan po yung nagpapatatag sa atin para tayo maging ganap. Sabi doon, maging ganap. Tingnan nyo, sabi dito, pakinggan nyo mabuti. Sabi sa James chapter 1, verse 2 to 4, mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ibig sabihin, maging perfect, wala nang kulang sa iyo. Bandang uli, pag pumasa ka ng pumasa, wow, magiging banal tayo, magiging santo. Diba? Ganun yun. Ibig sabihin na pagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok, yung mga banal, yung mga santong ngayon ay nasa langit na, mga kapatid ko sa Panginoon, yun po yung nagdumaan sa matitinding pagsubok. Yung iba nga, sinubok sila, yung tinatakot silang mamatay pero hindi sila natakot sa kamatayan, kaya talaga naman pinatunayan, binigyan sila ng reward ng Panginoon na buhay na walang hanggan.
sa piling ng Diyos. O, di ba? Yun ang pinakamatindi. O, ganun ang purpose kung bakit tayo sinusubok. Amen? Kung bakit sinusubok yung ating pananampalataya. Okay. So, pang-apat ay ito. Kaya sinusubok para mapatunayan ng Diyos ang katapatan ng kanyang mga pangako. O, para mapatunayan ng Diyos sa atin. Ma-prove niya sa atin. Masabi sa atin, ako'y tapat. Kaya ako kayo sinusubok para malaman ninyo ang katapatan ko na kapag dumaan kayo ng mga pagsubok na yan, narito yung mga pangako ko. Ang dami ng mga pangako ko. Amen? Oh. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Numbers 23:19, ang Diyos ay disinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay gagawin niya. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Oh, di ba? Liwanag mga kapatid, bawat pagsubok, tandaan po natin, nariyan ang pangako ng Panginoon. Amen? Nariyan po. Kaya nga, doon sa ating binasa, patutunayan yung kanyang kadalisayan ng kanyang pag-ibig, di ba? Kanyang katapatan, yung kanyang kabutihan. Tama? Yung patutunayan ng Panginoon yun. Kaya dapat, mga kapatid, sabi nga doon, ikagalak daw natin eh. Magalak tayo kapag tayo dumaraan ng pagsubok. Bakit? Ay kasi nga, makikita natin yung katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Ipararanas sa atin yung kapangyarihan ng Diyos. Diba sinabi ko sa inyo? Yung kapangyarihan ng Diyos at yung nariyan lang si Lord. Hindi siya lumalayo. Amen? Oh, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Ngayon, eto, ano yung pang-test? Ano yung pang-test? Diba kung sa eskwelahan, mga kapatid ko sa Panginoon, kapag tayo pumasa sa test, inile-level up tayo. Yan, di ba? Yung grade 1, pumasa ka sa mga test ng grade 1, magiging grade 2 ka, grade 3, so on and so forth. Amen? Sa college din naman, kapag pumasa ka ng pumasa, dear brothers and sisters, aba, magkakaroon ka ng diploma. Yung lisensya mo na para ikaw'y makapagtrabaho, para ikaw'y makapag-practice na kung anumang profession na iyong pinasok. Tama? Yan na in-enroll at gusto mangyari. Tama po ba? Ma-achieve. Now, mga kapatid ko sa Panginoon, ano ang pang-test ng Panginoon? Ha? Kung sa eskwelahan ay may test paper, di ba? Amen. O kaya naman may oral test, di ba? Yan, iba-ibang uri ng test sa eskwelahan, tama? Bago natin makarating makuha yung diploma, ay yung pinakang lisensya na natin para tayo ay magawa natin yung ating minimiti na pagpapala, ano, mga kapatid. No, syempre, sweldo. Sweldo yun. Yun ang gantimpala. Ano. Ngayon, sa atin, mayroong ginagamit ang Panginoon na pang-test o pang-subok ng ating pananampalataya. Ang unang-una dyan ay ito, yung ating pangangailangan. Sinusubok tayo sa ating pangangailangan. Amen. Maraming bumibigay dahil sa pangangailangan, mga kapatid, lalo na panahong ito, nawala ng trabaho, tapos hindi pa nabigyan ng ayuda. Nako! Mga kapatid, na-depressed na. May nabalitaan nga ako, tumalon daw sa building. Di ba? Bakit? Hindi na kayanan. Bagsak ang kanyang performance sa harapan ng Panginoon. Sabi dito sa Matthew chapter 6, verse 31 to 34, pakinggan nyo mabuti. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin. Pangangailangan ito, ha? Sa pagkain, inumin, o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala? Ang ibig sabihin ng mga hintil, yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Wala silang pananampalataya sa ating Diyos. Amen? Yung mga hintil. Sabi, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. O, tingnan nyo, ang ganda, no? Kaya pala sinusubok tayo, number one palang na ginagamit ang pansubok sa atin, yung ating pangangailangan. Amen? Pinapahintulot na sa mga panahong ganito, mawawalan ka ng ano, maaasahang ganon, amen?
Kasi kapag ang isang tao, may inaasahan na lagi dumarating, mga kapatid ko sa Panginoon, sigurado yan. doon na siya nakasandal. Wala yung pananampalataya. Pero kung wala kang aasahan, amen? Makikita niyo mga kapatid ko sa Panginoon. ang Diyos ang kikilo sa atin. Pangako niya yan, basta tayo pumasa, hindi tayo nabalisa. Kaya sabi nga, huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin. Sabi doon sa Matthew chapter 6, verse 31, huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin, o damit, o ibig sabihin yung pangangailangan. Huwag kayong mag-alala. Bakit? Eh kasi nga wala nga imposible sa Diyos. Diba? Binanggit natin kanina doon sa pasimula natin na yung pananampalataya, ang isa sa nakapaloob doon, yung paniniwala mo na walang imposible sa Diyos, na ang Diyos mahal ka, na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Pangako ng Diyos ito, huwag kayong mag-alala. Kasi sabi ng Panginoon, and God, sabi sa Philippians 4:19, God will supply all your needs. You don't have to worry about anything. About needs. Ah, di ba? Sabi na po, and God will supply all our needs. Amen? Kapag hindi tayo nag-alala, di pasado tayo. At kapag tayo pumasa, darating yung biyaya ng Panginoon Darating ang biyaya ng Diyos. Sabi ng Panginoon, walang mabibigo sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen? Naunawaan po ba natin? Okay. So, pangalawa na ginagamit ng Panginoon ito. So, ang una yung pangangailangan. alam ko meron dyan. nawawala na naman ako. Paano kaya ito? Nako, kapatid, test lang yan. Tinetest lang tayo kung talagang sumasampalataya tayo na mahal tayo ng Diyos at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tinetest lang ating pananampalataya kung hindi tayo tatakbo kani-kanino, kung saan tayo lalapit. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 3, mapalad ang taong wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Yun, ang pananampalataya. Kapag sa Diyos tayo may umaasa ng ating pangangailangan, sinabi ng Panginoon din sa Jeremiah chapter 17, matutulad sa puno na nakatanim sa tabi ng batis na ang ugat ay nado sa tubig. Kahit magtag-init, kahit na hindi umulan, wala itong aalalahanin. Tingnan, wala itong aalalahanin. Bakit? Kusa pa rin itong mamumunga ng sagana. Amen? Kuha nyo? Sinabi ng Lord dyan sa mga nagtitiwala. Kaya doon tayo, unang itetest yung ating pangangailangan. Amen? Tanda natin, mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos, mahal tayo ng Diyos, kaya hindi niya pababayaan yung mga sumasampalataya sa Kanya ay hindi tatanggap ng pagpapala o pangangailangan nila. Maliwanag, mga kapatid? Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, verse 7, sabi doon, humingi kayo kay bibigyan. Humanap kayo kay makasusumpo. Kumatok kayo at ang pintuan ay bubuksan sa inyo. Sabi ng Panginoon, bibigyan ba ninyo ang inyong mga anak kung ng isda, ng ahas kung humihingi ng isda? Bibigyan mo ba ng alakdan kung humihingi siya ng tinapay? Of course not, hindi. Bakos kung anong hinihingi, yun ang ibibigay. Sabi ng Panginoon, kung kayo nga na masasama ay nakapagbibigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang amang nasa langit? Sasabi ng Panginoon, baka susumbatan lang tayo, wala ka lang pananampalataya. Kaya ang totoo niyan, kaya kinakabahan, kaya ka natatakot, wala ka lang talagang pananampalataya. Hindi ka nagtitiwala na isusupply ng Panginoon na walang imposible sa Diyos, na maraming pamamaraan ng Panginoon para iparating sa atin ang kanyang ipinangako. Tapat ang Diyos Amen? Lagi ang problema sa atin, hindi naman yung problema ang nakikita mo pangangailang. Ang problema, yung ating pananampalataya, hindi buo. Amen? Hindi genuine. Kuha niyo po? Okay. Pangalawa, na ginagamit na pang-test o pang-subok sa atin, sa ating pananampalataya, ay yung maling paratang. Kapag tayo pinaratangan ng mali, nako, nagre-react yung iba. Nawawala yung pag-ibig, nawawala yung paggalang, nawawala yung kapayapaan, nawawala yung kagalakan. Di ba? Aminin, mga kapatid. Sabi dito sa Matthew chapter 5 verse 11, sabi dito, verse 11 to 12, sabi dito, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na upaw.
ginawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. O, tingnan nyo. May gantimpala. Eh, kapag napagtagumpayan mo yon na hindi mo, sabi ng Panginoon, huwag nyo gagantihan na masama ang gumagawa sa inyo na masama. Sabi, akin ang paghihiganti. Makatarungan ako, di ba? Di ba pinag-inano natin yung katarungan ng Panginoon, makatarungan ng Diyos. O, dapat nagtitiwala tayo. Kaya hindi tayo a-action ng labag sa moral, labag sa pag-ibig. Amen? Kasi yun yun eh. Pag umaksin tayo ng labag sa pag-ibig, bagsak tayo sa test. Amen? Oh, lalo na kapag medyo may mga sensitive, ano? May mga sensitive dyan. Huwag hindi mapag-usapan ng konti, mapintasan. Naku, nagre-react na kaagad. Naku po, mga kapatid. Ibig sabihin yan, marami ka pang... Marami ka pang dapat pag-aral. Suriin sa ating sarili. Manalamin muna tayo. Kapag masyado lagi tayo nasasaktan, ibig sabihin, hindi pa ganun kabuo ang ating pananampalataya. Kasi si Jesus, dinaanan lahat niyan. Nako, isipin mo, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, creator of heaven and earth, mga kapatid, pagkatapos, dinuran-duran sa mukha, nilait-lait, nilagyan ng koronang tinik, bilang pantutuya, tinutuya lang siya na siya ang hari, tapos pinagpupugayan ng ano, na pakutya naman, pero napagtagumpay niya lahat yan. Amen? Kaya bago niya iniutos yung kanyang mga aral, mga kapatid, ginawa niya. Lahat ng kanyang ipinangaral, ginawa niya, pinatunayan niyang kaya natin magtagumpay. Amen? At bawat pagtatagumpay natin, mga kapatid, tandaan po natin, mayroon pong gantimpala. Doon tayo tumingin sa gantimpala. Huwag diyan sa mga nanglalait, mga nanaynira, mga kapatid, nagchichismis sa atin. Ay, huwag kayong tumingin dyan. Amen po. Ang suriin natin, lagi ang sarili. Pag malinis ang konsensya, tandaan niyo po yan, manahimik lamang kayo, sa Diyos ang laban. Ipoprotect tayo, ipagtatanggol tayo ng ating pastol. Di ba? Ang ating pastol ang magtatanggol sa atin. Kaya yung simbolo ng the Good Shepherd, ano yon? Mayroong tungkod, di ba? Mayroong tungkod. Yun ipamalo ng Panginoon. Pansangga, pamprotect niya sa kanyang mga tupa. Amen? Oh, ang tupa ng Panginoon, sunod lang ng sunod sa kanyang pastol. Pag sinabi ng pastol, kumbaba ka lang, unawain mo na lang, ipagdasal mo na lang yung mga yan. Amen? Patawarin mo sila, ikaw na ang magpasensya. Amen? Ikaw na ang mag-give way. Di ba? Pag nagawa natin yon, pasado tayo sa test. Amen? At sigurado yon, may gantimpala. Bakit? Ipinangako ng Panginoon yon. Di ba? Doon sa ating binasa kanina. Bakit binibigay? Kasi para binibigay yung pagsubok. Kasi nga, para tayo ay magantimpalaan. Amen? Kaya yung mga pumapasa, lagi may gantimpala. Amen po? Okay. So, pangatlo na ginagamit ng Panginoon para tayo ay matest o itest yung ating pananampalataya ito. Yung banta sa buhay. Nabingit na ba ang buhay nyo? O pinagbantaan na ba ang buhay nyo? O tinakot na ba kayo? Yung para nga may mangyayari sa inyo na kayo ay papatayin o kaya naman kung anong gagawin sa buhay, sasaktan kayo. Tingnan nyo, mga kapatid ko sa Panginoon. Natatandaan nyo si Daniel, si Prophet Daniel. Doon sa aklat ni Prophet Daniel, sa chapter 3, verses 16 to 18. Alam ninyo, yung si Haring Nebuchadnezzar, mga kapatid ko sa Panginoon, nagpagawa siya ng napakalaking rebulto nagyari sa ginto at inutusan niyo ang lahat ng kanya nasasakupan na sambahin yung pinagawa niyang rebulto na yon, mga kapatid. Pero siyempre, yung mga Hudyo na mananampalataya na ang pinaniniwala na si Yahweh lamang ang Diyos at wala nang ibang Diyos maliban sa kanya at siya lamang ang sasambahin, nako, yung tatlo, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, hindi na paluhod doon, hindi na pasamba. Amen? Ganyan din si Daniel, hindi rin na pasamba. Mga kapatid, nako, alam nyo, nagalit yung hari. Anong ginawa ng hari? Sabi, ayaw nyo sumunod sa akin. Itatapong ko kayo sa pugon, parurusahan ko kayo, susunugin ko kayo ng buhay sa pugon. Amen? Sabi, eto ang sinagot ni nung tatlong Hudyo, nung tatlong mananampalataya. Sabi niya,
sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ito sa Daniel chapter 3 verse 16 to 18. Sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, "Mahal na haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay nito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, o kung hindi man kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos na sinasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo." O, tingnan nyo, yun ang paninindigan. Amen? Talagang pinatunayan niyang yung kanyang pananampalatay. Isa lang ang Diyos na dapat sambahin. Kaya hindi mo ko pwedeng pasambahin sa iba. Alam nyo minsan, mga kapatid ko sa Panginoon, minsan pinasasamba tayo sa kapwa-tao natin. Ibig sabihin, ang sinusunod natin yung kapwa-tao natin. O kaya naman sunod-sunod lang tayo sa pera. Sinasamba na natin ang pera. Bakit? Pinaglilingkuran na natin yung pera eh. Pinaglilingkuran na. Instead na yung pera ang maglingkod sa atin, tayo ang naglilingkod sa pera. Kaya kung anong sabihin ng pera, pag sinabi ng pera na gumising ka ng madaling araw, gumising ka ng hating gabi, abay gising ka naman. Bakit? Sa totoo lang, may mga taong ang dinidiyos na pera. Kaya sunod-sunuran sila sa pera. Bakit nga naman? Sapagkat ang pera, para din nga naman Diyos, bakit? Ang daming nagagawa ng pera. Nako, huwag niyo pong gagawin yan. Tandaan po natin, tetest tayo ng Panginoon dyan. Alin ang mas mahal mo? Ang pera o ang Diyos? Amen? Maliwanag po ba? May mga taong gumagawa ng kung ano-ano para lamang magkapera. So, ibig sabihin, ang pera na, ang kanilang pansagot, yung ginagawa ng Diyos, ang gusto nila, ang gumawa ng lahat ng gustong gawin ng Panginoon sa kanilang buhay ay ang pera. So, anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Anong meaning nun? Di ba? Ginagawa na natin Diyos ang pera. Amen. At maraming ganyan. Minsan yung trabaho, mas dinidiyos pa. Walang panahon sa Diyos, pero pag sa trabaho o kaya sa pagkikitaan ng pera, naku, focus na focus. Amen. Laging laman ng puso, laging laman ng isip. Doon mas mahal mo na. Kuha nyo po, mga kapatid, mas pinaglilingkuran mo yon. Okay. Tingnan nyo, sabi sa Matthew chapter 10, verse 28 to 31. Ito, isa pa rin ha. Ito, sabi ko, tinetest tayo yung banta sa ating buhay. Sabi sa Matthew chapter 10, verse 28 to 31, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Balikan ko lang itong sina Shadrach, Meshach, at Abednego. Alam nyo ba, nung nanindigan silang ganon, alam nyo ang ginawa ng Panginoon, no? Di, inihulog nga sila doon sa pugon. Alam nyo, naghulog sa kanila, unang namatay sa tindi ng init. Yung naghulog, yung inutusan na naghulog, yung gumapo sa kanila, tapos inihulog sa pugon, yun ang una pang namatay. Pero sila, mga kapatid, yung tatlo, nung silipin ng hari, aba, apat ang naroon sa pugon. Na naglalagablab, apat. Na-recognize lang kagad nung hari ni Nebuchadnezzar na abay, Diyos ang kasama. Diyos ang kasama doon. At alam nyo, ni dulo ng buhok nila, hindi man lamang nasunog. Nalanta, o kumulubot. Amen? Bakit? Tapat po ang Panginoon. Basta tayo sumampalataya, huwag tayong matakot, mga kapatid, kahit pabanta ng buhay. Basta manangan tayong may Diyos tayong kasama, may Diyos na magtatanggol sa atin, may Diyos na magpoprotect sa atin. Amen? Okay, tandaan po natin. Kaya nga, sabi ng Panginoon, huwag ninyong katakutan. Matthew chapter 10, verse 28 to 31. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Ngunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya.
O, di ba? Nakukuha niyo po mga kapatid ko sa Panginoon. Eh kung yung maya daw, pinoproteksyon na ng Panginoon. Wala daw nahuhulog ni isang bayang, walang pahintulot ang Panginoon eh. O, amen? Sabi, eh kayo pa kaya? Mas mahalaga kayo sa mga maya. Bakit? Sa pagkatatanda natin, uulitin ko po ito doon sa mga hindi pa nakakarinig, mga kapatid. Tandaan natin, ang Panginoong Jesus, ang kanyang anak, ang anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, si Jesus, ay namatay, inialay niya, hindi para sa mga ibon, hindi para sa mga maya, o kung ano pa mang hayop dito sa mundong ito, o ano pa mang nilalang dito sa mundong ito. Tanging para sa inyo at para sa akin, sa lahat ng tao, inialay ni Jesus ang kanyang buhay. Kaya nga sabi niya, kayo pa kaya ang pabayaan ng Diyos? Ay, ang laki ng puhunan ng Panginoong Jesus sa atin, buhay niya. Oh, kaya huwag kayong matakot. Pababayaan tayo kahit na may mga nananakot dyan. Ipakukulong kayo o kaya sasaktan kayo. Tandaan niyo po, may magagawa lagi ang Diyos. Gagawin niya yan. Siguradong gagawin, hindi may magagawa lang, kundi gagawin niya yan. Bakit? Sa mga taong sumasampalataya sa kanya. Ganon din si Daniel, si Prophet Daniel. Sabi, pinasasamba din doon sa rebulto. Ay, hindi siya. Hindi siya sumamba talaga. Ay, di, anong ginawa? Inilagay naman siya doon sa leon. Ha? Doon sa yungib ng leon na kung saan lions den. Ano? Na doon siya. Inihulog siya. Pero anong ginawa niya? Anong ginawa ng Panginoon? Ginawa lang unan. Amen. Binusala ng anghel yung mga leon. Walang magawa. Amen. Kahit na gutom yung mga leon, wala silang magawa. Kasi ang Diyos ang kakampi ni Daniel sapagkat nanindigan siya sa pananampalatayang walang ibang dapat sambahin kundi ang Diyos. Maliwanag po, hindi niya kinatakutan ang kamatayan. Hindi niya kinatakutan. Ay yung iba, binabantaan pa lang. Naku, takot na. Naku, hindi tayo papasa. Amen. Kaya yung mga hindi pumapasa, ulit-ulit. Tingin nyo, kapag hindi ang isang tao, doon sa test, halimbawa, ang estudyante, hindi siya pumasa, uulitin mo yan. Ganun ulit, ulit-ulit. Kasi hindi naman pumapasa eh. Pero once nakapasa tayo, elevate tayo, magle-level up tayo. Amen? Medyo kuminis-kinis na lalo na tayo sa harapan ng Panginoon. Di lalo tayong ibibless ng Panginoon, lalo may gantimpala. Amen? Okay. At ang pinakamalaking gantimpala ng Panginoon, yung kaluguran niya, nasasamahan tayo lagi, ano man ang daanan natin sa mundong ito. Kaya pagaang ng pagaan eh. Pagaang ng pagaan, nung una, ang hirap-hirap ng aking pinagdaraan. Pero nung nakapasa, gumagaan lahat. Hanggang ngayon, magaang lang ang dalo yung nagkakaproblema. Pero, mga kapatid, damandama ko po, hindi kami pinababayaan ng Diyos. Kahit pag ganitong pandemic, magdadalawang taon na po. Pero, never na kami pinabayaan ng Panginoon. Amen? Okay. Ito pa, tingin nyo mga kapatid ko sa Panginoon. Sabi sa Matthew chapter 26, verses 31 to 35. Sinabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito, ito mga kapatid ko sa Panginoon, natatandaan niyo yung kwento ni Pedro nung si Jesus, sinasabi niya, naku ako iso, anong mga huling sandali, sabi, ako'y huhulihin, ako'y igagapos, ako'y bibilanggo, tapos ako'y pahihirapan, ako'y papatayin, sinasabi niya yon. Mga kapatid, ito yun sa Matthew chapter 26 verse 31 to 35. Ito yung ang bida dito. Ang main character dito si Jesus at saka si Pedro. Tingnan niyo. Sinabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat gaya ng sinabi sa kasulatan. Sinasabi sa papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa, yun daw ang nasa hula. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po ako'y iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Wow! Hindi daw iiwan, sabi ni Pedro. Pero ano sinagot ng Panginoon? Sumagot si Jesus, tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilao kang manok, tatlong beses mo akong ikakaila. Ngunit sinabi ni Pedro, sumagot na naman si Pedro, yabang na naman ni Pedro, ha? Sabi, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Pero nung umalis na, nako, anong dumating na yung mga unguli, nagkaripasan na ng takbo. Kasama si Pedro. Nako, eto.
Eh, sumunod, sa, para nagigilty, sumunod-sunod si, ano, si Pedro. Ito, pagdating doon sa Matthew chapter 26, verses 74 to 75, sabi ito, nung parang tinatanong na siya ng gwardiya, sabi, ikaw, di ba? Ikaw, kasama ka ni, ano ah, nung Jesus na yan ah, yung hinuli namin. Kasama ka, di ba? Sumagot si Pedro, parusahan nawa ako ng Diyos. Kung nagsisinungaling ako, hindi ko kilala ang taong iyan. Tingnan niyo, sabi kanina, mamamatay daw siyang kasama ni Jesus, pero ngayon, oh, parusahan nawa ako ng Diyos. Kung nagsisinungaling ako, hindi ko kilala ang taong iyan. Oh, bagsak si Pedro. Bagsak. Bakit? Kasi nanganganib na yung buhay, may bantayong buhay. Amen? Eh, hindi niya alam kung kahit na inamin niya yon, makagagawa pa rin ang Panginoon para hindi siya makasama. Bakit? Eh, siya ang gagawing leader eh. Sinabi na sa kanya eh. Ah, sinabi na sa kanya, ikaw Pedro ang mamumuno. Ikaw ay bato at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ibig sabihin, ikaw mamumuno. Ibibigay sa iyo yung susi ng langit. Di ba? Oh, eh kung siya mamamatay, kung pinaniwalaan lang niya yun. Oh, kuha niyo po, mga kapatid, ay natakot sa banta ng buhay. Ngayon, eto, mga kapatid, pang-apat na ginagamit, na madalas na ginagamit, yung kamalayan sa presensya ng Panginoon. Ano yung kamalayan sa presensya? Yung nariyan ng Panginoon eh. Nariyan. Ang gusto ng Panginoon ay lagi kang manatili na God is everywhere. God is with us. Amen? Oh, na nakikita niya ang lahat. Tingnan niyo. Natatandaan niyo, mga, sabi nga ng Panginoon to, sa Matthew chapter 6, verse 2 to 4. Pakinggan niyo to, ha? Oh, kayo ba, kahit walang nakakakita, gumagawa ng mabuti? Yan. Itetest tayo dyan. Amen? Pag walang nakakakita, gagawa ka pa rin ba ng mabuti? Kahit walang nakakakita? Amen? Kahit hindi ka mapaparangalan, hindi ka mapupuri? Oh, tingnan niyo sabi dito. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa. Gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tingnan niyo yun. Oh. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa iyong matalik ng mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kuha niyo po, mga kapatid, may mga tao na bagsak dito eh. Pag wala na nakakita, hindi na gumagawa ng mabuti. Pag may nakakakita, naku, ang sipag-sipag. Naku, ang bait-bait pag may nakakakita. Pero hindi niya namamalaan, hindi niya alam, bagsak siya kasi kahit mo walang nakakakita, may Diyos na nariyan. Kitang-kita pati laman ng puso natin. Kaya hindi nga tayo pwede magsinungaling eh. Bakit? Pati yung puso, laman ng isip na natin, nababasa, nakikita ng Panginoon. Ngayon, kung tayo lagi, buhay ang kamalayan. Ah, may nakakakita naman si Lord. Hindi man ako purihin nila, hindi man ako pasalamatan nila. Alam ko, may Diyos na nakakakita sa akin. Doon ako, Lord, papasa ako. Hindi ako naghihintay ng parangal, pasasalamat ng iba, ng papuri ng iba. Bakit? Alam ko, nakikita mo ito. Ako'y sumasampalataya, nananampalataya ako na nakikita mo lahat at ikaw'y makatarungan. Ikaw magbibigay ng reward sa akin. Hindi man ako bigyan ng reward nila, hindi man ako bigyan ng gantimpala nila, may gantimpala akong galing sa iyo dahil yun ang pananampalataya. Amen? O di, pasado ka doon. Check! Amen? Kuha niyo po, mga kapatid, ay kapag laging nagkanagahanap ng kailangan kilalanin ka, kailangan i-jajaryo ka pa, pipicturean ka, ipopost yung ginawa mo na nagbigay ka doon, bagsak yun. Amen po, mga kapatid. Now, isa pa, ha? Yung mga pagkakataon, yung mga opportunity. Minsan, yung opportunity, natutokso tayo kahit na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon eh. Pag may pagkakataong makaisa, pag may pagkakataong pagpalain, di ba? Amen? Pero hindi naman ka lugod-lugod sa Panginoon. Tatandaan niyo yung kwento ni Joseph sa Genesis chapter 39 verses 5 to 15. Tandaan natin, si Joseph, ibinenta ng kanyang mga kapatid sa isang general o sa anong tawag doon, ang pangalan na, si Potiphar, kay Potiphar, parang military siya doon eh. Amen? Ibinenta siya bilang alipin doon sa Egypt.
Ngayon, nung naglilingkod na siya doon, kinalugdan siya ni Potipar. Amen? At ito, okay. Kinalugdan siya kasi pinagpapala si Potipar. Sabi dito sa Genesis chapter 39 verses 5 to 15. Mula noon, dahil kay Jose, ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potipar, pati ang kanyang mga bukirin. Ipinagkatiwala ni Potipar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Si Jose matipuno at magandang lalaki. Wow! Okay, anong ibig sabihin? Hank, di ba? Gigolo, ayan. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potipar. Nako, nagustuhan siya ng asawa ni Potipar. Sinabi nito, sipingan mo ako. Sabi nga, tumanggi si Jesus at ang sabi, panatagpo ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat ng bagay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw. Take note, ha? Araw-araw itong nakikiusap na sipingan na sumiping sa kanya. Ngunit isang araw, nasa bahay ni si Jose upang gampanan ang kanyang mga tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan mo ako. Patakbo siyang lumabas. Ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. Tingnan ninyo, dinalan tayo ng asawa ko ng Hebreyong ito para hamakin tayo. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid? Ayun, binaligtad, ano? At gusto akong pagsamantalahan. Mabuti na lang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumaripas siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit. Tingnan ninyo, binaligtad ang pangyayari. So ano nangyari? Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, ang Hebreyong dinala mo rito ay bigla na lamang pumasok sa akin silid at gusto akong pagsamantalan. Nang ako'y sumigaw, kumaripas ako ng takbo at naiwan ang kanyang damit. Nagalit si Potipar nang marinig ang sinabi ng asawa. Kaya ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng paraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Tingnan nyo, kahit na ganoon, hindi ka pababayaan. Tingnan nyo, mga kapatid. Kahit na yun ay pagkakataon na, biruin mo, nagustuhan ka ng naamo mo, di ba? Ay, pag opportunity yun, na lalo nang sumagana o kung ano pa mang mapapala niya doon sa babae, di ba? Pero hindi niya grab yun. Amen? Bakit? Alam niyang mali. Maliwanag po ba, mga kapatid? Kaya wag nating sasamantalin ang pero tandaan niyo, hindi siya. Marahaba pa yun. Pag binasa niyo po, ang gaganda na nangyari pa kay Jose hanggang siya naluklok sa pinakamataas na katungkulan, pangalawa sa hari doon sa paraon. Amen? Yun po ang pinakang gantimpala niya. At ang dami pang gantimpala. At panghuli, mga kapatid, ito, na pangtes. So, ang isa pang pangtes, yung panglima, mga kapatid, ulitin ko po, yung opportunity, yung parang pagkakataon, uy, chance ako na, ay, pagkakataon ko na ito, para ako'y, pag umaman, wala naman nakakakita eh, wala naman makakaalam eh, biyaya na ito. Ingat kayo, baka test lang yan. Amen? Suriin yung mabuti kung talagang ibiyaya ng Diyos o test lang. Tinetest lang tayo, sinusubok lamang ang ating pananampalataya na mas mahalaga sa atin ang sumunod sa kalooban ng Panginoon kaysa kung ano pa mang iniaalok ng mundong itong karangyaan, kayamanan. Amen? Maliwanag po, mga kapatid. At panghuli, ito, yung pagpapahalaga sa mga mahal sa buhay. Diyan tayo tinetes eh. Yung pagpapahalaga sa mga mahal sa buhay. Amen? Pakinggan nyo ito. Sabi sa Luke chapter 9, verse 57 to 62, yung bang sa halip na sumunod ka sa Panginoon, uunahin mo muna ang mga mahal mo sa buhay. Amen? Nakukuha nyo po? Merong ganon. Okay, sabi dito, Luke chapter 9, verses 57 to 62. Okay, pakinggan nyo mabuti, dear brothers and sisters. Hallelujah. Okay. Eto, mga kapatid. Samantalang sila'y naglalakad si Jesus ito, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo.
kahit saan kayo pumunta, sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin, sabi niya, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama, ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo nang ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. May isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga sa aking pamilya. At ganito naman ang tinugon ni Jesus. Sino mang nagsimula mag-araro, sabi dito, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Alam nyo, minsan diyan tayo bumabagsak kapag ang pinag-usapan ay family and God. Alin ang mas mahalaga? Yung ipinagagawa ni Lord o yung pangangailangan ng pamilya mo o yung tungkulin mo sa pamilya mo? Dinadaan po tayo dyan. Talagang pararaanin tayo dyan sa mga sitwasyong ganyan. Talagang itetest tayo dyan para titingnan. Pero kapag tayo nagtagumpay, tingnan nyo, sabi dito, sa Matthew chapter 10, Mark chapter 10, verses, doon sa Matthew chapter 10, verses, ano ito, Mark chapter 10, verses 29-30, sabi ng Panginoon, sino ma mag-iwan ng tahanan, mga magulang, mga anak, pamilya, para sa akin, hanap buhay, lupain, o anumang pinapahalagahan niya sa buhay. At ako ang inuna, sabi ng Panginoon, ang aking kalooban ng inuna, sabi ng Panginoon, ay pagpapalain ng Panginoon pati ang pamilya, mga mahal sa buhay, kinabubuhay, at mayroon pang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 10, sabi dito, ang umiibig sa kanyang ama o ina, Matthew chapter 10 verses 37-39, ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ang magkakamit niyon. Kuha niyo po, mga kapatid, sino mas mahal natin? Kapag tayo pumasado sa totoo lang, hindi naman niya pababayaan ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Maniwala po kayo, dinaanan ko na pong lahat dyan noong inuna ko ang Panginoon. Yung anumang, kasi talaga iche-tempo ng Panginoon, mamimili ka. But then, kapag napatunayan mo sa Panginoon na talagang siya ang pinakamahalaga, ang pananampalataya mo ay nakasalig sa kanya, tutuparin niya ang lahat ng kanyang pangako. Siya ang magagantimpala. Amen po? Okay. Mga kapatid, praise the Lord. Lumapit po tayo sa Panginoon at manalig tayo, dear brothers and sisters, na ang Panginoon ay muli tayo po ay makalalapit sa kanya. Hallelujah. Huwag tayo matakot, huwag tayo mag-alala sapagkat ang Panginoon na ating pinananampalatayanan, siya po ang ating kublihan. Amen? Lumapit tayo sa kanya. Hallelujah. Hallelujah. Handaan nyo rin tubig nyo, mga kapatid. Glorify your name. Lalo yung mga may karamdaman, mga kapatid. Yung mga nagugulumihanan, yung mga natatakot, nababalisa. Sabayan nyo po ako sa prayer. Gawin yung sarili nyong prayer ito. Mga kapatid, tapat po ang Panginoon. Di tayo pababayaan kapag tayo sumampalataya ng lubusan sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang katapatan, sa kanyang pagmamahal, na mahal tayo, at hindi tayo pababayaan ng Panginoon na siya yung isang mabuting Diyos. Sabi nga niya, kung yung aking anak, ipinagkaloob ko sa inyo, ano pa bang ipagkakait ko sa inyo? I love you, and I will never leave you nor forsake you. Sabi ng Panginoon, di ko kayo iiwan, di ko kayo pababayaan, hindi ako nawawala, kayo lamang ang lumalayo. Amen? Lumapit tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, nababatid ko po ng 100% na nananalig po ako ng 100%. Ama, na kilala mo ang lahat ng kanilay ko ngayon. Alam mo ang kanilang pinagdaraanan. Kilala mo rin ang mga may karamdaman. Nasa iyo ang lahat ng aming kapangangailangan. Kagalingan, financial na solusyon,
mga taong, Lord, nananakot sa amin, nagbabanta sa amin. Lahat ng aming problema ngayon, alam po namin, Panginoon, nasa inyo ang solusyon. Magtitiwala po kami sa iyo. Ano man po ang nakita mo, pagkakamali namin, pagkukulang namin, Lord, ano man ang nagawa namin sa pamamagitan ng aming isipan, ng aming mga pananalita, hindi man kami naging kalugod-lugod sa iyo sa mga nakalipas na panahon. Ang lahat ng pagkakamaling ito, ang lahat ng karumihang ito, ang lahat ng aming pagkukulang na ito, isinusuko po namin sa inyong paanan. Mamakaawa po kami. Patawarin mo po kami, Panginoon. Wala naman talaga makakaunawa sa amin, kundi ikaw, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang tunay na nagmamahal sa amin. Walang makapagpapasensya sa lahat ng aming kahinaan na hindi namin napagtagumpayan, kundi ikaw lamang. Walang makapaglilinis sa lahat ng aming karumihan, Panginoon, para kami paging dapatin sa iyong harapan, kundi ang dugo ni Jesus. Kaya sa mga sanandaling ito, Panginoon, nagsusumamo po kami. Nagmamakaawa kami. Alang-alang sa iyong mabuting balita. Alang-alang, Panginoon, sa iyong katapatan. Alang-alang sa iyong mensahe. Alang-alang sa iyong salita. Sa iyong mga pangako, Panginoon. At sa iyong kadakilaan, Lord, nagsusumamo po kami. Abutin mo po ang bawat isa, lalo may karamdaman. Pagalingin ngayon. Ipatong niyo po, Panginoon, ang iyong kamay sa kanila at pagalingin sila sa lahat ng uri ng karamdaman. Iparanas mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, Lord, ang iyong yakap sa kanila, ang presensya mo sa kanila. Kahabagan mo po ang bawat isa. Yung mga may problema, Lord, please touch them. Tulungan mo sila. Ibigay mo po ang solusyon. Marami kang pamamaraan, Panginoon. Yung mga nangangailangan, Lord, financial man yan o anumang bagay na pangangailangan nila, I pray, abutin niyo po sila. Nagtitiwala po kami. We trust in you, Lord. We trust in you. Have mercy on us. Have mercy on us. I-bless mo po silang lahat, Panginoon, ayon sa kanilang pangangailangan at idinadaing sa iyo, Lord, na tanging kayo lamang po, Panginoon, na nakakaunawa at tanging kayo lamang, Panginoon, na makapagkakaloob. Sa inyo po'y walang imposible, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Have mercy. Have mercy, Panginoon. Have mercy. Maawa po kayo sa amin. Alang-alang sa pananampalataya ng aking mga kapatid na ito, Lord, please, i-bless mo sila at ipagkaloob ang kanilang pangangailangan in Jesus' name. Receive your healing, mga kapatid. Lahat na may karamdaman. Receive your blessings. Receive your answered prayers in the name of Jesus. Receive the mercy and love of God, the faithfulness of God in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Ama, dalangin ko rin po, Panginoon, lahat ng tubig na aming itinataas sa iyo, pagpalain mo po, daluyan mo po ng iyong biyaya, ng iyong pagpapala, ng kagalingan, kapangyarihan magpagaling, magkaroon ng kapayapaan, kapanatagan, kalakasan, kasiglahan. O Diyos, nothing is impossible with you. Pati bagong buhay sa mga kapatid naming gusto naming mabago rin, O Diyos, at manalig din sa iyo. Ama, hayaan mo po magtiwala kami sa iyo, na sa iyo'y walang imposible at walang mahirap. At inaangkin po namin muli, Lord, pinagpala mo kami, kinahabagan mo kami, tinugon mo kami. In Jesus' name, amen and amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen at amen at amen. Praise the Lord. Maraming marami pong salamat, Ama. Mga kapatid, huwag na po kayong mabahala, huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Tapat po ang ating Diyos. Yung nakinig lang kayo, kinalugdan na po tayo ng Panginoon. Yung nakipagnilay lang kayo, ninamnam ninyo ang mensahe, pinagpala na po tayo ng Panginoon. Amen? Ulitin ko po, huwag niyo ikalilimutang i-share itong video na ito. Hayaan niyo hindi, pagpalain din sila kagaya niyo. Amen? At balik-balikan natin yung ating mga iba pang videos, mga kapatid, review. Amen? Para lalong mag-sink in sa atin ang mensahe ng Panginoon. At huwag nyo kakalimutan, kung di pa kayo nakakasubscribe, BRO, Brother Ding Alban. Amen po. Subscribe po sa YouTube channel. And share. The more we share, the more blessings yan. God bless po. Maraming salamat. God bless.